major bill. Ang isang bill, yung House Bill 3418 na final namin ni Kong Sangkopan. And at the same time, yung House Bill 3922 na final ni Huki pati ni Yasser Balindong. So, kinonsolidate to at ito yung lumabas, House Bill 9925. Yeah. Okay. Yung consolidated bill na ngayon. Now, it has been approved on second reading. Obviously, this is in the plenary. Nasa plenaryo na ito. Ano ba ang pinakabuod nito? At of course, can we expect that this is going to pass sa House of Representatives at least before the next administration? Ano sa palagay mo, Kong? Well, actually, Ali, sa level namin sa House, ako ina-expect ko this week or next week. Wow. Papunta to as third and final reading, no? Ang hindi namin alam yung sa Senado. Kasi ang alam ko nasa committee level pa yon, hindi pa reported out. Pero of course may time pa naman kung talagang gugustuhin natin na maipasa. Pero on the part of the lower house, pumasa na to, ang pinaka-contentious naman talaga dyan, yung second reading. So na-approve na ito, so mag-antay ng 3 days na after the approval. So hoping ipupush din namin to ma-agenda by next week para sa third and final reading. So doon sa tanong mo kung ano yung features nito. First, una, alam natin nung time natin sa Arm Alley, yung TFBM is administrative order lang. No? In fact, administrative order number 3. Parang creating interagency para sa Marawi rehabilitations, mm-hmm. diba? Reconstruction and something. MRRP yung tawag na nila doon. Pero dito sa batas na to, in-institutionalize yung Task Force Bangon Marawi, TFBM. Pero under it, magbubuo ng subcommittee para doon sa compensation subcommittee to be chaired by Commission on Human Rights, pati co-chair by the Bangsamoro Commission on Human Rights. So sila yung magle-lay down ng ground rules, paano yung mga processes, no? Kumbaga yung IRR, at sila rin yung magtanggap kung ano yung magiging processes ng applications, pati yung approval ng compensation. Basta ang isang malinaw rito, kung ano yung current valuation ng mga lupa or properties, yun yung susundin. Okay. Kasi ang inaasahan dito, mabagal na mabagal talaga. Are there safety gadgets na nakalagay dyan sa panukalang batas nyo na itong time frame sigurado na may ilagay ito? Saan ba ito manggagaling? All sa General Appropriations Act or may mga... Yes, General Appropriations siya, Ali. Kumbaga, sa initial stage, mag-allocate, tapos General Appropriation na siya. And at the same time, pwedeng tumanggap yung subcommittee ng foreign donor support. Wow. Pinalang doon sa batas. So. Well, thank you for that. Sino bang counterpart ng nyo sa Senado? And have you been in touch? Kayo ba'y nakikipag-ugnayan? Well, actually, ano naman. In fact, bukas, o Monday, may kakausapin ako, mga kaibigan. Pero nasa committee na to, no? Alam naman natin, nag-file sila kung sila senator ba to, no? Tapos, hindi ako nagkamali, si Amy ata isa, or si Mix din ang isa, no? Pero tingin ko Monday, inaantay lang naman namin talaga pumasa yung second reading sa amin, tapos ilalabi na namin sa Senate. In fact, may mga kachat na tayong mga kaibigan na tutulong mag-push ng mga senador para sa Senado. So ako, ang pakiusap ko rin sa ating mga kababayan, huwag na sila magbigay ng attention at focus sa lower house. Ang bibigyan nila ng attention at focus yung upper chamber para lang gumalaw sa committee. Well, actually, this is parang may situation na magkakaiba. Tatahakin natin mamaya about the extension kasi nauuna sa Senado, nauhuli dyan. But before that, we know that ang Kongreso ay may overseeing function sa mga oversight function, yeah. Yeah, oversight functions sa mga implementation ng vital, especially affecting large number of people.
Alam natin na medyo mabagal talaga, this is a public knowledge, yung implementation. And how do you look at it as talking about the oversight function of the House of Congress? Dati, merong binubuong subcommittee sa Congress under disaster. Ito yung time ni Gloria as Speaker of the House. Okay. Ng subcommittee. Pero yung subcommittee na yan, hindi na reconstitute actually. Para sana doon sa overseeing ng implementation. Pero siyempre, mas policy aspect lang naman yon. Pero from time to time, especially ganito nga, mga budget hearing, in fact, ini-encourage natin yung mga communities. Pero na mag-report, halimbawa magsabi sa atin para matapang natin yung departments kung saan under yung task force bangon, yung bagong created na Department of Housing. Kasi si Del Rosario yung chair ng task force na yan. Pwede naman natin i-raise. Kasi kung pagbabasehan namin yung reports nila, ang sinasabi naman sa amin is on track sila. In fact, parang ang pinaplano nila niyan, yung mga major infrastructure is tatapusin nila before end of this administration. So kami, dahil wala naman kaming data or tamang information, na hindi rin namin yon ma-encounter, kaya ini-encourage namin, lalong-lalo na yung mga local government units, yung mga civil society, total meron din mga representative galing dyan, na ibigay nila yung pwede naman namin pagtulong-tulungan. Kasi ali, ang issue ng Marawi, hindi lang to issue ng Marawi. Yes. Issue actually to ng Bangsamoro. Issue to ng freedom. Issue ng justice. And issue ng lasting peace sa atin. Pati issue to ng anti-terror. Hindi ito simpleng sabihin natin na rehabilitation ng Marawi. In fact, nung diniscuss sa committee level yung proposed bill na ito, maraming, actually may mga talagang ahensya na ayaw rito kasi parang sinasabi nila magki-create ng president na kagagawan ng terorista, bakit gobyerno yung magbabayad? Ang sinasabi naman natin dito, mas concept ng social justice eh. Kasi ang terorista is terorista, hindi, wala namang konsepto ng social justice sa kanila. Pero tayo bilang gobyerno, meron tayong obligasyon sa tao natin. In fact, kung meron ngang sinalanta ng lahar ng kung ano-anong mga man-made calamities, nire-rehabilitate natin. At hindi naman kagustuhan to ng mga inosenteng mamamayan, mga kapatid nating Maranao, lalong-lalo na dyan sa Marawi, na atakehin sila. In fact, pinakaayaw talaga nila yan. Pero kasi nga merong mga idea at that time nung debate sa committee, may mga nagpo-position na hindi magandang ipasa to. Pero pinush namin, in fact, in fairness kay Kong Khalid, kasi siya yung TWG chair dyan, talagang pinupush niya ng todo. Of course, plus kami, si Kong Huki, si Kong Yasser, si Ami, ako, kasi kabisado naman natin yung Marawi at kung ano yung sitwasyon nila. So hindi rin natin pinakinggan talaga yung mga opposition ng mga ilang agency. Kaya medyo ano to, komplikado sa totoo lang nung dinaan sa committee, kaya umabot din to ng taon sa totoo lang bago maipasa sa second reading. So I do agree. Forgive me kung nabanggit mo na ba, mayroon ba kayong spelled out sort of ceiling? How much kung dapat magastar ito ang national actual government? Depende sa actual assessment. Ang magmamatter dito, kung ano yung assessment ng local government unit based sa valuation ng mga properties, pati ng mga lupa, yun yung sinasabi dito sa provision ng batas. So, kumbaga, pag ma-create, kung maipasa ang batas, ma-create ang subcommittee, gumawa sila ng procedure, and at the same time, magko-coordinate naman sa provincial assessor at sa City of Marawi assessor kung ano yung valuation doon sa mga damages, pati yung mga properties na nadamay dyan. Well, thank you very much for that. Personally, talagang natutuwa ako at, you know, there are two gentlemen there in Congress pushing for this. Of course, hindi magkakayanan yan ng dalawang representante lang ng Lano. This is a collective effort. As you've said, this is not an issue about Maranao. This is an issue of all aspects of justice system, universal at that. Now, isa sa mga problema, because I know you are very, very much concerned about mga lapses ng national government sa Bangsamoro, because you have, this is a public knowledge that you have helped build the foundations of the autonomy now.
currently. Napaka-iginga dahil pag-assume mo, nandiyan na, naplasta na yung mga, you know, physically. Pero isa sa pinaka-highlighted na problema na nagiging usapin dito sa level ng Bangsamoro, itong lack of attention or effort direct ng DPWH Manila Central Office dito sa Bangsamoro Autonomous Region. We know this kasi isa ito sa IGRB concern. Pero isinusulong po pa ba ninyo yung dati niyong panukala, although nagkaroon ng opposition na lagyan ng National Office ng DPWH, which evolved into, according to Sadain, Assistant Secretary Sadain, PMO, Philippine, Project Management. Project Management Office, yeah. Yes, yes. So, ano po ang advocacy? Yan sana yung context bakit kami noon nagpanukala. Para kasi nga, merong aspect sa Bangsamoro Organic Law na kung saan tiniturn over natin yung mga national road and maintenance of national road sa national government. Kasi sa panahon ARM, dinevolve yung function na yan sa atin. Kaya secondary sa kanila yung function na yon. Ngayon, binaliktad natin, binalik sa kanila. Pero syempre, ang concern ngayon, halimbawa, like dyan sa Cotabato, wala ng Cotabato City District Engineering Office, di ba? Kasi yeah, na-devolve na. Wala nang basically, wala nang DPWH sa buong barn. Wala na. Okay. Yes. Diba? Wala na. So ang mag-i-implement niyan, kung ano yung pinakamalapit na DPWH sa mga area ng barn region. Halimbawa, Basulta, Region 9. Lanao del Sur, Region 10. Maguindanao and Cotabato City is Region 12. Pero, si matinding ano yan, matinding debate even during budget hearing sa amin. In fact, si Kong Khalid, in fairness, nire-raise niya yan na issue during budget hearing. Bakit ang DPWH, halimbawa, national, nagke-cater pa ng project implementation sa barn areas? Diba? Kasi kumbaga, yung machinery nila, yung organization nila, naiistorbo lang na parang ano, nakukuha pa yung puwersa nila para mag-implement ng project outside of their AOR. Kasi nga, binabalik na to. Kaya kami, nung nag-usap-usap kami noon, bakit hindi na lang tayo, ano, kinausap namin si Sadain. Nung kinausap namin ano yung idea niya. So, dalawa ang option na lumabas at that time. One is for immediate purposes to be responsive doon sa issue na yon, mag-create ng project management office. Okay? So, kausapin yung DBM, tapos magpa-EO sa Malacanang, i-create yung project management office para i-cater yung national roads and national project, lalong-lalo ng infra under DPWH. Ang isang option naman, lumabas sa amin, sige, total klaro naman at i-legislate. Ibig sabihin, i-create yung DPWH under ng national para i-cater lang nila kung ano yung mga proyekto na binalik sa kanila para mapagtuunan ng pansin. Kaso lang, siyempre, Ali, alam nyo naman. In fact, binabash kami at that time. Bakit daw bigla issue ng autonomy, blah, blah, blah. Sa totoo lang, to be honest, at that time, hindi yun yung issue namin. Ang pinaka-issue namin para hindi mapabayaan yung mga national road at national infrastructure sa area ng barn. Kasi katulad ngayon, national expenditure, mga last week nag-review ako. Sa totoo lang, kawawa tayo kumpara sa isang probinsya. Nang kumbaga isang probinsya lang ng administrative region, talo pa yung buong infrastructure na pumasok sa national road. Kumbaga 6-lane na tayo, paghihirapan pa natin ang 2 lanes. No, paghihirapan pa natin ang 2 lanes. Halimbawa, sa distrito ko lang. Sa distrito ko, ang iba na sa billion na ang widening nila, ang sa amin na sa 200 million lang. Ni-review ko rin yung ibang mga kumbaga, ni-review ko rin yung ibang mga probinsya at distrito. Halos ganun din, may mataas konti. Pero ang point ko rito, ngayon naging issue yan. Kasi nga, hindi ko alam kung magandang matanong to, ano yung aspect at na-reach out ng IGR tungkol dito? Ano na ang na-reach nila tungkol sa bagay na ito? Pero ako, sa totoo lang, kung ako yung barn head at this point in time,
i-encourage ko talaga na ma-create either yung PMO or mag-legislate na talaga ng isang batas creating national agency to cater national infrastructure dyan sa loob. Kasi hindi naman mandato talaga ng BARM kasi there is no conflict of interest pagdating talaga doon kasi delineated na kung ano yung mga trabaho at mga targets nila. But anyway, as a courtesy, winidraw namin yon hanggang sa nagkausap kami nila CM, pati siguro around 5 of us na congressman, inarap namin si CM, yun yung position nila as courtesy. Talagang hindi namin tinuloy yon. So ewan ko paano yan gagawin at anong mangyayari sa IGR. In fact, tingin ko during plenary budget presentation, i-raise din talaga namin ang mga issues na yan. Kasi ang daming mga national concern na talagang absent na sa BARM ngayon. Kumbaga wala na sa national expenditure program nila. So samantala, nasa mandato yon. Ang problema natin dyan, kung maging hindi naayos nila sa IGR at reason nila yon kaya hindi nila na-allocate, so magiging disadvantage yan sa atin as Bangsamoro. That's true. Actually, ito eh, napag-usapan namin ni Secretary Manipinyol ng Minda. Sabi niya, you keep on hammering people in the BARM and in the national. Kasi sabi niya, napag-iiwanan. Doon nga lang sa expansion of airports, mga wharves, wala talaga ang BARM. Nothing. Now, I am based, as we speak now, dito sa North Cotabato, dito sa parte ng area ko, nagsi six lanes na sila. But the Marawi Cotabato Road, which is actually the base reference point ng all Mindanao road network, wala pa, hindi pa matatawag na two lanes. Hindi, pero kahit two lanes, kahit four lanes, hindi pa nga wala pa tayo sa four lanes na issue. Ang yes. Iba nga lane, na halimbawa punta ka ng bukid nun, dumadaan ako diyan pag nagdadabaw baya Cagayan, nakikita ko nagsi-six lane na sila. Eh diyan sa atin pinatapos pa natin yung four lane, ang two lane natin. Tapos yeah. Pa naghan yung four lane. In fact, actually i-release din namin policy issues yan. Lalong-lalo na very defined naman sa Bangsamoro organic law na ito na turnover na sa national. Pero siyempre ang sasagutin nila niyan parang sagot din sa amin dati. Sabihin nila na hindi pa natapos sa IGR. Kaya dapat pinupush yung IGR na yan tapos mag-come up sila ng resolution. Kung merong dapat legislative action nationally, kami naman, Ali, willing kami to act on it para mapabilis. Kasi magiging disadvantage talaga to sa atin. Especially yung mga national road natin. Isang halimbawa lang, Ali, ha. Isang 2 years na, mula nung naging congressman ako 2019, inabutan ko ata ng 2020, 2019 and 2020, local government support fund. Ang local government support fund is billion yan under the office of the president. Pero meron siyang special provision except in Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. So parang halimbawa, yung mga congressman natin, kung meron silang allocation for local government support fund, halimbawa makahingi sila, hindi nila pwedeng ilagay yan sa loob ng BARM areas. Oh. So good for me kasi merong Isabela City. Pero ang point dyan, paano yung 12 municipalities and one city under halimbawa sa distrito ko? Meron yan. In fact, nire-raise na rin naming issue yan. Ano yung rational? Ang ginawa na lamang rational kasi nga black grant. Pero honestly, hindi ko makita yung connection ng local government support fund doon sa black grant. Kaya yan, papa-explain din namin yan sa kanila. Halimbawa, ngayon sa Department of Agrarian Reform, ang ibang program dyan is national din, lalong-lalo na yung land distribution, payment, lahat. Wala na rin actually sa program ng Department of Agrarian Reform. Ginagamit ang reason, yung black run. Kaya ang tingin ko dyan, magandang mapag-usapan to sa loob ng IGR. Kasi pag ni-refer na sa IGR, both ng national pati yung Bangsamoro region, so mapapa-atras ka, paano may pupusyon? Yeah, actually, yung sa ganang akin, yung alam ko lang na medyo malawakang pang-unawa ko, yung pagkukulang ng improvement or maintenance lang, ha? Hindi yung magwawalis lang dyan. Magtanggal ng damo.
pangtanggal ng damo. So wala, hindi nga nila. So kinausap ko ang regional you know, minister, si Edgar. Sabi niya, talagang wala sa pulir namin yan kasi kaya nga MPW lang, wala ng highways. So kinausap ko si, ano, kasi nakasanayan na nga, Region 10, Lanao-Sur, Region 12, Maguindanao, Region 9, Basolta. Pero nung tinanong ko Region 12, ano po ang magawa niyo sa parte na Maguindanao na ito nga nagkakabitak-bitak na, nagkaka-aksidente? So ni Brad, kuya, wala talaga ako magawa dyan dahil wala talaga kaming budget. If we have budget here in the region, kahit na single cent, they can fine, I will resign. This is actually a problem of national nature. IGRB, well, lagi na lang, I've been inviting dito sa ating programa si Iqbal kasi he's the co-chair for BARM. And then sa undi national government, ito si Dominguez. Yeah, si Dominguez. Now, tama yung sinabi mo, dapat na maitanong dito sa IGRB hanggang saan ba ang naabot nila sa particular maintenance ito. Only maintenance lang. How about itong problema ngayon? Dahil pati yata ang Basilan na may state college diyan na tatanggalan ng pundo dahil akala ng national government ay pupunduhan na ng black grant. Bangsamoro government sa black grant. Actually, yan yung mga bagay, tingin ko, na dapat pag-usapan. Ang problema natin yan, kung hindi ma-resolve within this administration, baka madrag yung next at sabihin, parang alam mo yung panahon ng MNLF, 1996 peace agreement, na abolish na lang yung arm, hindi fully devolve yung mga ilang functions at mandate. Kasi nga inabutan ng maraming administration at seriously, depende lang sa administration kung ano yung mga interest nila. Kaya ang tingin ko, napakahalaga ito na lalo na ngayon, Ali, ha, pag hindi natin ipupush yan, lalo na on the part ng Bangsamoro government. Kasi nasa disadvantage natin kasi ang situation eh. Dahil tayo ang maapektuhan dito pag hindi natin maayos yung delineation ng mga function, powers, and authorities between BARM and national agency. Dahil pag inabutan to ng next administration, baka mamaya parang nung 1996 peace agreement na naman tayo, na-abolish na lang, hindi na-implement yung mga ilang devolved functions na dapat i-devolve. That is actually my worry. Personally, I'm worried about it. That's why itong pangatlo na ito na episode, lagi kong iniimbita ang BARM, speak about it, and may malumanay kasi. How we wish there are people vocal as you are, who can tell whoever the powers that be na this is wrong. Kasi nabansagan si President Duterte na masyadong brutal kung ano, mapagagalitan ka kung may nag-complain ka. But ako, no, this should not be the attitude. We are on a meaningful autonomy now. Ang problema talaga rito, pagka natapos ang administration niya at ang pumalik dito ay walang puso sa Bangsamoro, mangyayari rito yung ano, yung sa MNLF case. That's why nabansagan tayong field autonomy, field experiment. Now, on your part, of course, you are just watching. Tinitingnan lang ninyo, pinagmamasdan nyo anong nangyayari rito at alam nyo yung solution. Can you not initiate without expecting a request from the Bangsamoro na tulungan nyo kami dyan, kalampagin natin dyan ang mga powers that we need. Actually, Ali, on our part, nag-usap nga kami ni Ami ni Kong Ami ng anak Mindanao. Sinasabi ko, in fact, pinag-aralan na namin ngayon. Pagdating sa plenary, yun lang naman pwede namin gawin eh. Kakalampag namin, ipipresent nila. Pero siyempre, sasagutin, minsan, parang last budget hearing, sasagutin nila kami. Sabi niya, i-convene lang namin ng IGRB. IGRB dapat mag-resolve niyan. So, hindi rin namin alam kung ano yung nagiging usapan sa IGRB. In fact, Ali, Anessa, ito, i-relate ko na lang. Kasi minsan naman misunderstood tayo. Kaya yan yung point ko na dapat mapag-upo, halimbawa, through the oversight function ng Congress, ng representative ng MI at ng executive ng national government para makita natin saan yung lapses. In fact, yan yung purpose ko sana ng review. Para pag ipinuloy natin, alam natin kasi, halimbawa dito sa extended period ng BARM, di ba, hindi natin alam kung ano yung shortcomings para mabuo doon sa extended period.
yung magawa mo, ma-implement mo doon. So, tingin ko yun yung mga dapat. In fact, sa amin din, pag dumating sa plenary, yan yung mga point na gusto rin naming i-raise to ensure. Kasi ali ako as Bangsamoro, as Muslim, hindi ko na kaya yung tipong babalik pa tayo sa isang failure. Yeah. Gusto natin maging successful yung Bangsamoro at this point in time. This will not affect only the MILF but the entire generations of Bangsamoro will be affected dito sa failure na to. So yun yung gusto nating ma-ensure in fact sa mga debate. At nire-raise ko rin to even sa MILF kasi tingin ko hindi na pwede sabihan tayo ng failed experiment part 2. Mahirap na yon, di ba? Tama, affected yun. Yung mga generations to come. So ang tingin ko ito yung dapat mga pagtulong-tulungan din natin. Well, ito nga, we are actually racing against time. Time, that's ten, true. Yeah, 10 months na lang, maglalapse na ang Duterte administration. And I am very, very much worried as journalist na na-cover ko ang evolution of autonomy since the Tripoli Agreement, Marcos time, hanggang ngayon. Alam ko mga gray areas, but what we can do, just like you, congressman ka nga, may power ka. Dito kami sa media, tigblabla na lang, eh, wala naman, kundi pagkikinggan, wala tayong magawa. Are you trying to call on magka-convergence, set aside politics, yakan ka, Maranao ka, Maguindanao ka, Taoso ka, talk as Bangsamoro, as Muslim, pag-usapan natin kung anong problema, Casey Huda, sinong nakaupong presidente, sabihin natin ang kapatana. Sa executive meeting ng leaders, ni-raise ko na yan. Ni-raise ko na yan. In fact, even kay CM, ni-raise ko yan sa kanya. Parang time na to na dapat ma-unify natin ang Bangsamoro. Ang issue natin dito, dapat successful tayo lahat. Di ba? Ang success ng Bangsamoro is not the success of the MILF alone. Dapat success ng Bangsamoro. Ang failure ng Bangsamoro government, failure yan ng buong Bangsamoro. Pero, syempre, ang kailangan mo rito, ma-unify mo yung buong political forces, yung buong leaders. Kaya nga, ang isang maganda rito sa totoo lang sa Bangsamoro Organic Law, meron siyang Council of Leaders eh. Kaya ang tingin ko yan, dapat laging ma-convene natin, mapag-usapan lahat. Kasi ako, to be honest, Ali, sasabihin ko na, yung delay ngayon ng extension dahil sa disunity ng Bangsamoro leaders. Kasi punta dito, pupunta doon ng isa lahat. So even national government nalilito. Ako nga, dapat last week, akala ko pasado, tuloy-tuloy na. Bigla, naglal na naman. Yeah. Tapat kanan, habulan. Kaya ako, from the very beginning, ang pinopropose ko even sa KCF at nung nakausap ko yung ilang leaders ng Bangsamoro government, mag-initiate tayo ng unification. Mag-initiate tayo ng united effort for Bangsamoro. Siyempre, lahat yan may kanya-kanyang peculiar and personal and political interest sa kanya-kanyang teritoryo. Given na yan, basta ganito malapit election, hindi na natin kailangan itago. Ito mga realities yan. Kanya-kanya gustong protektahan yung kingdom nila. So itong ganitong situation, ito yung mga dapat, kumbaga, na mapamiliarize natin at paano natin, despite na magkaiba tayo ng ethnicity, ng kulay, political belief, religion, dapat may effort pa rin tayo ma-unify. Kasi at the end of the day, yung success ng Bangsamoro is success natin lahat. And the failure is our failure. Oh, and the failure of the Bangsamoro, present Bangsamoro, will be our failure. Yeah. No. Yun yung point ko. Dapat yung context, isip nating lahat. Maisip nating lahat. I do not know, correct me if I'm wrong, if mayroon bang component dyan sa IGRB. What I'm trying to think is, para mayroon kayong karapatan na, uy, you tinker with them. Mayroon mong component dyan na legislative that... Meron siyang ano, them? Merong isang IGRB equivalent. Ano yun? Yung, kung baga, Bangsamoro Congress Forum. Uh-huh. Hindi so, pa yan nakonvene, oo. Pero mas policy related to. Meron yan, pero never pa yan nakonvene. During nung time ni Speaker Alan Cayetano, pinopost ko na to na i-convene. Pero siyempre ang Senado. So parang ngayon, hindi alam kung sino ang mag-call ng shot. Ito, alam mo Ali, ito yung mga tingin ko maliit na bagay. Pag ginagawa mo ang batas, dapat klaruhin mo ang detalye. Kasi pag binigyan mo yan ng maraming rooms of interpretations,
talagang mahihirapan ka. At ito yung nangyayari sa atin ngayon. So I hope mabuo to. Kaso lang nabisi kasi ngayon lahat dito sa issue ng extension. Tapos papasok pa yung budget hearing namin. In fact, ongoing na. So I hope maayos natin to lahat. Okay. Talking about, you just mentioned at least 3 times yung about extension. Gaya nga nabanggit ko kanina, parang kabaliktaran ng trade sa marami compensation bill, nauna kayo at nasa committee level pang Senado. Ngayon naman, Senado, nasa plenary na sila, naka second reading approval na sila sa extension. Can you give us update? Kasi last episode, si Congressman Mangudadato, which we believe isa sa mga author sa mga na-harmonize na bills, napasa na daw ito sa committee level. At, sa committee, actually, yeah. For plenary na yan, Ali. For plenary, mm-hmm. I hope this coming Tuesday, i-present sa rules kasi member naman tayo ng rules. Kung man dyan, ibig sabihin, for plenary na yan. So, baka natapos na ng committee yung report nila, i-submit nila po sa rules. Then, para for plenary yan. Okay. Madali lang man dito sa amin, Ali, hindi naman ganun ka-controversial. Medyo ano lang, siyempre, may mga ilan lang mag-interpellate yan. Hindi naman yan for purposes. Hindi naman lahat ng nag-interpellate is against. Gusto lang talaga ma-on record kung ano yung interpretations nila. Ganun. Yeah, I believe so. Now, under normal circumstances, barring political maneuvers, kasi ikaw mismo nagsabi, bakit biglang naglal? As if I could just feel na talagang may naglalaro because magkakaiba, umiiral sa kanila yung political or personal interest nila over and above the kapakanan ng Bangsamoro. So, under normal circumstance or situation, kung halimbawa pumasok na ito sa Senado, I mean, House of Representatives itong yung usapin na ito, how long would you think will it pass through the grill? Alam mo, Ali, depende. Madali lang naman to eh, sa totoo lang. Kasi magdebate lahat kung i-allow lang yung mga magtanong. Pwedeng madiliin, pwedeng patagalin. Pwedeng madaliin at pwedeng patagalin. Ngayon, siyempre, ang room na lang natin is 3 weeks. Kasi by October 1 is filing. Filing, mga tanong ko, halimbawa, wala pang batas ngayon. Ano na yung preparations ng COMELEC in relation sa barn election? Ngayon, ang tanong na naman ulit, sino ang magseset ng rules? Wala namang electoral code. So, ano yung mangyayari? Kung hindi po batas at umabot yung October 1, may magpa-file ba? At paano? Actually, iyan ang as... Kahit ako, lito ako dyan. Oh, as pero, natin, maraming mangyayari. Kaya nga ang sabi ko dito, Ali, marami ako, hindi tayo magsisihan. Hindi tayo magsisihan. Yeah. Pero let us be honest to ourselves, di ba? Una, political decisions to, di ba? Yeah. Alam naman natin from the very beginning, talagang position ni Pangulo is neutral siya. Kasi nga, yung mga opposition siguro, kaibigan niya, gusto niya hayaan sa Congress yan. Pero ang sabi ko nga, kung gusto nating madaliin yan, dapat makakuha tayo ng certificate. Yeah. Oh, yun I lang. Kung natin madaliin, makakuha tayo ng certificate. Okay. I really agree with you kasi... Well, ako, nakita naman sa mga posts ko, mga panulat ko, medyo critical na sa kanya before, saludo ako. Ngayon, parang nag-iiba na. Because yung parang sabi nga nila, I said I love you, but I lied. Yung sinulong mo, nandiyan ang batas, pero ayaw mo namang in-orture para maging adult ang isang infant. Ako, Ali, in fairness kay Pangulo, sinasabi naman yan, support. Tingin ko, kung ako ang politiko, ako ang presidente, nag-aaway yung mga kakampi ko, anong gagawin mo, di ba? Yeah. Yun ang gagawin mo. Kaya nga, sabi ko, from the very start, ang advice ko dyan, dapat ma-unify. Kasi lahat naman yan, merong pinoprotektahan at merong interest. Yeah. Tingin ko, dapat based doon. Ano yan eh, dapat alliance work, alliance building ang binubuo dyan. Yeah. Hindi pwede one-sided lahat. Kaya ako, from the very start, talagang sinasabi ko, dapat ma-unify lahat. Para mas mabilis, hindi walang hassle doon sa process. Eh ito, tingnan mo, ako, sigurado ako, kahit kayo sa media, umaasa kayo, last week, pasado na to. Yeah.
di ba? We do expect. Okay. Dapat nung nag-second reading ang Senado, after a week, nag-third reading sila. Ang tanong, bakit wala? Yeah, these are questions na, well, yung mga haka-haka ko lang. Somebody should confirm it. Haka, pero pwede naman nating erase na tanong yon. Pero, ang sinasabi ko, kung merong chance, malaki pa ang chance na may pasa. Yeah, okay. Now, itong pinaka na nakikita-kita ko, although I do not know how you can do it as a legislator this time, yung sinabi ko sa school, kasi ang parang pinatutal ko, yung 7 state schools kasama ng Cotabato State University, bago lang na-recognize, ay aabutin daw ng kulang-kulang 24 billion. Eh, saan kukunin ito sa Black Grant yung 24 billion sa next year operations? Parang sana national expenditure for 2022 natapos na sa DBM. How can, being the appropriating body of the government governance and Congress, can you do something na mahilot ito? Pero ang iba andoon naman nasa budget pa. Ah, nasa budget pa. Nasa NEPA nakita ko. Napasadahan ko. Hindi ko lang alam kung binawasan or what. Pero ang iba. I hope you can look into this because... Anyway, pwede kong itawag mamaya sa'yo, i-review ko yung NEP on state U and state colleges. Yes, yes. Dahil na-raise yan na issue sa akin. Tapos parang tiningnan ko isa doon yung mga eskwelahan sa loob ng barn. Ah, okay. We will... Kasi kung ganyan, kawawa yan. Diba? Tama yan, tama yun. Kasi actually, education, kaya nga isa sa mga sanhi ng problema, rebellion natin, ikulang tayo ng edukasyon, yung pag-unawa ng bagay. E pagka sinabihan ka, bumitbit ka ng armas, patayin mo yung sundalo. Dahil nga kulang tayo ng edukasyon, ano bang repercussion ang ating gagawin? So, education is part of the problem. Ngayon, personally, we will be fighting... Itan during budget hearing kung meron bang ganun. Pero anyway, ma-review ko naman ang NEP. Pero napasadahan ko ang ilan naman andoon pa. Okay. Please, we will appreciate na makatanggap. Pero kung merong halimbawa, pumunta sa inyo, lumapit at sabihin natanggalan sila ng budget, pwede ibigay sa amin para ma-raise natin. Okay. May mga source ako. Pag ililink up ko, ala, kaibigan ninyo sila eh. Si Zia. Zia Adyong. Siyang nag-raise nito. At sinabi, alam ko ni-raise nila yan dyan sa kanila, pero parang nakita ko pa yung Adyong State College eh. Ewan ko lang, i-review ko lang ulit kung comparative ba yun ng 2020 at 2021 or 2021. Okay, so with that as it may that nagkaroon po kayo ng assurance that you'll be feeding us right information, consider this the first invitation namin sa'yo. Kailangan kasi may check and balance. The media should provide access to all, maging perception sa kanya is against, maging pro, whatever. Ang sinasabi ko nga, kahit na kung mayroon access ako sa Busayap, BIFA, pagsasalita ko so that we will know ano bang mitiin nila at kung ano ang maisosolve ng ating problema, maisosolve sa problema. And talking about Busayap, actually, I am very, very much impressed. I've written two feature stories about this. The success in Basilan, how you converted the Albarca into a peaceful and very resilient and productive. Ang kuya mo, nakausap ko si Governor. Sabi niya, actually, napagtulong-tulungan ito. Inisiyatibo namin ito local. And then, the Western Mindanao Command, na naging chief of staff eventually, in-acknowledge niya, dapat the entire bank should adapt the Basilan. I am giving you the alam mo, time now. Tingin ko, dapat mag-start tayo sa framework. Kasi kami noon, tayo noon dyan, framework kasi ang inuna. Halimbawa, bigay ko, balik ko kayo sa Albarca. Tatlo yan. Tama yon yung convergence ng community, ng local government, pati... kumbaga yung governance, security, pati yung development, napakahalaga niyan sa Albarca. Kasi kung wala naman yung development at wala rin yung security forces, wala ang LGU at communities, tingin ko hindi rin yun magiging successful. Hindi yan magiging successful. Meron lang absent na isa doon, tingin ko hindi na magiging successful. Dahil andoon lahat, andoon yung security sector, andoon yung community, andoon yung local government, so mahalaga 'yon.
Yeah, I think you have given the formula noon pa eh. Yung naisulat ko about yung RG ka pa noon. Dapat replicate yun. If you really would like to solve problems, then lean backward, tingnan mo yung mga ano din. Kung successful, do it. We will not tie you down, but you know, we appreciate very much your presence. We are inviting you again. Please, thank you very much for giving us access sa iyo at naimbita ka namin. From time to time, we'll be inviting you because malaki ang may tutulong mo para maunawaan ng publiko ng issue. Anytime, Ali, basta on the part ng Congress for Bangsamoro, anytime pwede nyo naman akong i-text. In fact, even update on extension. Tingnan natin next week kung ano yung mangyayari. Malalaman natin yan Tuesday kung itatakel halimbawa by next week sa amin. Okay. We are giving you back the floor. Kung mayroong kang gustong sabihin na hindi namin naitanong sa'yo, and for our parting moment, for the moment.